Hey guys. Tapos ayan pala, nag-ano na din ako ng chicken, nag-air fry na din ako ng chicken dahil medyo gutom na din kasi ako. So, limang fried chicken yung ginawa ko. At yan, palabas na ako, hindi ko lang makita yung sombrero na pang-yard. Pero yeah, see you there. Bye! Boots, guys. Sombrero. Tayo sa labas. I'm frying chicken too. Huh? I'm frying chicken. Oh, okay. About to cut it. Oh, you're just gonna use that? Yeah. Okay, yeah. And like trim like the sides because it looks so bushy now. Yeah. And this one too. What do you want me to cut? Like cut the... like around it, that way it looks smaller. Let's like let it grow for right now. Oh, okay. Yeah. And then we'll cut it up in the summer. Okay. Okay, I'll go to the other one. Kakatapos lang niya mag weed eating. Nagaganyan naman. Wala talagang pagod. Kaya ako na lang, sabi ko sa kanya, ako na lang mag-mow-mow ng front yard namin. Kaya yan. Pomegranate pala na puno yan, guys. Masyado na lang mataas, kaya ayan, tinitrim namin yung top part. Masyado na siyang bushy tingnan. Nag-aalam na siya. Ito na ating fried chicken. Siguro mga ano pa, 2 minutes pa. Meron pa akong nakikitang breading. Ako ng 2 minutes. Guys, ito ang ating imomo. Ayan, ito na pala ang aming chili pepper. Meron na ulit siyang mga bulaklak. Medyo lumaki na din siya. Yeah, hindi pa naman masyado, yan, ito lang, meron lang mga part na super mahaba na, pero pag kasi hindi namin kagad minow, parang super, medyo mahirap na uli siyang imow, kaya weekly talaga minomow namin itong front yard. Usually yung asawa ko yung nagmomow, pero this time, sabi ko sa kanya, ako muna. And meron pala kami dyan pa-flag din. Yung gamit niya kanina. Tapos, ito naman yung gagamitin ko. Set up ko muna kayo guys. Pero yan. Let's do it! So, yun pala guys. Pa-second time ko palang makakapag-mow ng aming front yard. Dahil usually, hindi ako pinapayagan ng aking mister na si Austin. Dahil nga, medyo mabigat daw. Tapos, ayun, alam niya din na medyo mahina ako sa mga mabibigat na bagay. Yung ultimo nga na pagbubukas ng bottled water, nahihirapan ako. Pero sabi ko sa kanya na ako na lang yung mag-mow-mow nito. Dahil nga alam kong pagod din siya sa kanyang work. Dahil kaka-off nga lang niya today. Tapos, ayun, magya-yard work pa siya. Pero ang ginawa niya, dahil hindi nga siya mapapakali pag
wala siyang ginagawa is, ayun, nagtitrim naman siya ng mga puno namin. Tapos itong pagmumuno ng front yard namin, actually hindi naman siya masyadong mahirap dahil automatic naman siya na umaandar. Kailangan mo lang siyang i-push ng konti pero meron siyang parang wheels na umaandar mismo siya ng kanya. Ang mahirap lang is yung sa outer side dahil malapit siya sa bato, so kailangan mong iwasan yung mga bato-bato dyan para hindi masira yung mow mo. Tapos hindi ko din pala tumagawa pag wala siya dahil natatakot ako. Pag binubuksan kasi itong mower na to is meron kang hihilahin at minsan hindi ko siya mabuksan or hindi ko siya mapaandar. Kaya yung mister ko yung pinapagawa ko ng ganun. Pero this time is pinatry niya sa akin ng pinatry. Tapos ayun nga, nabuhay ko siya. Kaya ayun, yun din yung one reason kung bakit ayoko magmow nang wala siya. Baka masira ko pa siya, na sa halip na makatulong ako is makakasira pa ako ng gamit namin. Eh hindi din ata mura itong ganito. Meron pa palang isang klase ng mower na parang sinasakyan mo lang siya tapos mas madali ata yung gamitin. Kaso mas mahal siya, guys. At ito nga lang din yung meron sa amin. Doon sa kapatid ng mister ko na nasa sa Oklahoma, dahil nga 10 acres yung lupa nila doon, is meron silang ganon. Yung mom niya halos laging nagaganon. Sobrang sisipag din talaga nila. Tapos ayun nga, first time ko lang din palang ma-experience yung pagmamow nga ng yard dito na din sa US. Halos parang lahat talaga may experience mo dito sa US, bawal yung aarte-arte dito. Kasi nung nasa Pinas ako, aminado naman ako, guys, na sobrang arte ko din. Pero ngayon siguro mga 30% na lang. Syempre lumalabas pa din yung pagiging maarte ko pag minsan. Pero feeling ko super na talaga yung pagbabago ko dito. Lumalabas na din talaga yung pagiging barako ko. Ay ala eh, taga Batangas eh. Sa Pinas din kasi, guys, nung nando dun pa ako is halos lagi lang din kami nagbabayad para merong magtabas or kumbaga merong magmow ng aming bakuran doon. Unlike kasi dito, doon kasi mas mura naman yung binabayad natin, diba? Eh dito talaga, parang mahal din ata yung bayad para merong magmow ng inyong yard. Kaya kung maaari, if kaya nyo is kayo na lang yung gumawa para hindi na kayo gumastos ng super laki. So he's doing... Oh, it's full! Where you put it? Huh? Good? Yeah. Okay, I'm not yet done. Which one are you gonna do? That one? Yeah. Okay. Another 10 minutes.
guys, ang ating yard malinis na uli. But ito, tinitrim namin tong puno dahil medyo malaki na siya. At yan. Mode. Pasok na ang person. Pagod na ang person. Gosh, our house smells like chicken. Then magsha-shower na lang uli ako mamaya. Dito muna to. I think that's good. Yeah. Okay. I didn't take this one off. Which one? Oh, I think that's good. It's gonna look balanced because this one's kind of like going down too. So I think it's guys, ang aming yard. Super sarap sa labas ngayon dahil mahangin. Tapos kung makikita nyo, wala din ditong mga wala dito masyadong taong lumalabas. Sarap umpres ko ng hangin. Tapos lang namin sa yard work. Austin yung nagliligpit ng mga ginamit namin. So ngayon is, ito, idadry ko muna itong aming mga Tupperware and then siguro mag-dinner na kami pagkatapos ni Austin sa labas and ngayon mag-shower ulit dahil super pawisan nga. Pero yan, ito na ang ating gagawin. Nilalabas ko muna ito para mas matuyo. Ma-air dry ko yan. Yan! Okay na. Hi guys! So, kakatapos lang naming mag-dinner. So, chicken lang pala yung dinner namin. Tapos, ikukwento pala namin yung nangyari kanina sa Target. So, we're gonna tell them the story about the Target one. So, guys, ang nangyari, I'll go talk in Tagalog first, okay? And then you do your POV. Yeah. So, yung POV ko muna is, yung nga,
after naming magpunta ng Filipino store, na kami ng Target dahil nga dun ko balak na alam nyo na. Tapos sabi niya sa akin, eh, si dad drop off na lang muna niya ako dun sa may main entrance at magpa-park muna siya. So para ako yung mauna dun, para hindi ko na kailangang mag-wait bago kami makapag-park tapos maglalakad pa kami ng malayo, di ba? So ganun yung ginawa namin. First time kong pumasok sa market, sa Target na nag-iisa ako. At usually, yung Target is ano, yung CR nila or yung bathroom nila is nasa front lang. Pagkapasok na pagkapasok mo, nasa left side siya. Tapos ang katabi noon is parang basta parang meron silang SB din doon. So, yun ang ina-expect ko. Tapos pagkapasok ko, nakita ko SB agad. So, ito, nagpa-park pa to. So, ang ginawa ko, hindi ko nga siya makita doon sa front. Ginawa ko, tumingin din ako doon sa kabilang side. Hindi ko din siya hindi ko makita yung bathroom. Ang ginawa ko, naglakad ako ng ano, yung usually kasi pag mga bathroom is parang nasa gilid siya or nasa pinaka likod. Hindi ko naisip dun sa pinaka front na sa kabilang side. So ang ginawa ko is naglakad ako from front papunta sa likod. Tapos nag-square ako. Hindi ko man siya mahanap. So nagtanong na ako dun sa mga ano eh super critical na nang lagay ko nun, guys. Hindi ko na din talaga kayang pigilin. So, ang ginawa ko, nagtanong na talaga ako. Nakakita ko ng mga nagtatrabaho na sa Target noon. So, yun, sinabi nila sa akin na nasa sa, malapit daw siya sa cosmetics. Which is, nandoon lang siya sa front. Kaso, medyo mahirap siyang makita if titingnan mo lang siya ng ganun. Kailangan mo din talaga maglakad. So, yun, ang ginawa ko, nag-circle ako or nagpa-square ako. From front, papuntang back. Tapos yun, bumalik lang ako. Tapos nakita ko na yung bathroom, di ba? Tapos, papasok na ako sa bathroom noon. Nakita ko to. Lumabas na siya. So, okay, what? Tapos, nashock din siya. Kala niya, tapos na ako mag-bathroom. Hindi talaga ako masyado nakaimik noon. Dahil nga, alam niyo na, kailangan ko na. Tapos, natawa na lang ako. And then, like, tell them your story. So basically, she needed to go to the bathroom. We drove all the way to Target from mm-hmm. where we're at. It's like 10 minutes away. Yeah, I was like, okay, so here's what we're going to do. I'm going to drop you up the front, and then I'm going to go park, and then I'll meet you at the bathroom. And she's like, okay, yeah, good. So we pull up, she gets out, and she's literally running into Target. Yeah. And I take, like, I turn and go find a parking spot, which is, like, in the back. So, like, it took a little while. I find a parking spot and then like just take my time walking in. And then I walk in and look to the left because that's usually where it's at. It's not there. And I immediately look yeah. to my right and there's a big sign that says restrooms. It's there? Yeah. I didn't see it. So I was like, okay. So I walked over there, went into the restroom and then, you know, washed my hands and came back out. Yeah. And as I come back out, you're like walking in, what? Like just finding it. I was like, okay, well. That sucks. I know. So, lesson learned, guys. Pag pupunta ako ng loob ng Target, kailangan ko na siyang kasama kasi mas magaling to maghanap sa akin. So, I'm just gonna like wait until you park and then like I'll follow go inside with yeah. you. Yeah. Mas magaling kasi to, guys. So, yun. Dahil nga hindi ko na kaya magtiis. Iniwan ko siya. Ang nangyari, mas nauna po siya sa akin nag-CR. Nakakainis. So, yun guys. Shinare lang namin dahil parang nakakatawa nung kanina. Tapos, yun, after Target, masakit pa din yung chan ko. Kaya umuwi na lang kami. Tapos natulog. Then after nga namin natulog, nag-grocery na kami. So, I think that's it guys. Magsha-shower pa din ako tapos manonood kami siguro ng Marvel movie. Are we gonna watch Marvel? Yeah. Movie? Yeah, probably. What Marvel movie? We'll probably watch Iron Man. Ooh. Yeah. So, yun guys, naka-shower na siya. Ako naghugas muna ako ng aming mga pinggan. Tapos ayun nga nagpahinga ng konti. Tapos ngayon is magsha-shower na din ako. So,
I think that's it for today, guys. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. Bye-bye.